Habang ibinebenta na sa iba-ibang mga lugar sa Maguindanao ang ilan sa mga armas na natangay sa mga napatay na miyembro ng PNP SAF. Ayon sa isang pribadong individual na umaming nakakuha ng baril, sumali rin daw sila sa bakbakan. Gayun din ang private armed group na umano'y kinasasangkutan pa ng miyembro ng pamilya ang patuan. Exclusive ng Papatrol, George Carino. Hindi siya MILF, BIFF o miyembro ng private armed group. Pero aminadong kasama sa bakbakan, pruweba ang natangay na gamit ng SAF. Ito yung nakuha po namin sa nangyaring inkwentro sa may Tukanalipaw. Ano ba yung mga yan? Ito po yung kuwan gamit ng isang SAF doon na kung tawagin nila, ito yung radio nila, ginamit na radio nila. Ang radyong tinatawag ay ang satellite phone at ang baril naman ay rifleng gamit ng Special Action Force. Ayon sa lalaki, pribadong individual lang siya na armado pero sumama sa mga nakipagbakbakan sa maisan kung saan namatay ang mga pulis. Inilahad din niyang hindi lang BIFF at MILF ang nakipaglaban sa maisan na ito. May private armed group din. Kasama po namin doon na may hawak ng mga malaking baril, yung po ang grupo ng mga sinasabi nilang PAGS, yung grupo ni Banharin. Mm-hmm. Tapos nung pagdating ni Banharin, yung wanted daw, sabi nila, si Banharin ang patuan. Sa record ng Maguindanao PNP, kasama sa listahan ng wanted, si Banharin ang patuan. Suspect sa Maguindanao massacre na hanggang ngayon nagtatago. Kapatid ng mayor ng Mamasapan o si Banharin. Pero hindi umano kapanipaniwala ang bintang. Napaka-imposible naman na makipaghalubilo siya sa kung kani-kaninong grupo, especially sa BIFF and also from Basi Tusman. Dahil nga, mismo si Basi Tusman, pinagtangka ng buhay ng lolo ko. Pero ayon sa battalion commander ng MILF 105th Base Command na nasugatan sa bakbakan, hindi lang talaga sila ang nakipaglaban. Saglit lang sila na inkwentro dahil siya at dalawang iba pa ay nasugatan, kaya kinailangan umatras. Aron, buti ba ka sa kinaawa nila? May puto ka pa daw nang sila ay umalis pa. Umalis na. Paliwanag ng MILF, napapahalo din kasi sa lugar nila ang mga private armed groups. Alam mo yung mga prime, yung mga sinasabi mo na grupo, minsan na umiikot yan sila eh. Walang permanent address yan sila. Masakit nito ay may nagdurusa din dito dahil sa nangyaring gulo. Isa na dito, si Rakma Dagadas. Namatay ang mister na MILF fighter. Naulila sa ama ang mga anak at wala na ding magigis ng ama ang pinagbubuntis niyang 5 buwang gulang na sanggol. Pareho rin kami nawala ng anak o di asawa. Kaya lahat kami na namatay ng asawa, nasasaktan din. Hindi lang sila, pati rin kami dito. Pero di nawawala ng pag-asa ang mga residente ng Barangay Tukanalipaw na maisusulong pa din ang pagtatatag ng Bangsamoro at mamumuhay na din sila ng tahimik. George Carino, ABS-CBN News, Maguindanao.